Yes, Father Bell, Father Jerome, mga kapamilya, yung ating unang panauhin po, siya po ay isang professor po, no, sa Asian Institute of Maritime Studies. At siya rin po ay isang International Consultant for Gender and Development, or isang gender specialist. At papakilala na natin si Ron Bedia. Magandang gabi sa iyo, Ron. Good evening po, Ate Ilsa, Father Bell, Father Jerome. Ayun, nag-guest na si Ron sa atin many years ago. So yes, welcome back sa Salitang Buhay. Nice to see you again po. 7 years po. Wow, oh, talaga seven years. Biblical daw yung 7 years. Oo nga daw po eh. Yung ating pangalawang panauhin po ay mamaya po natin ipapakilala, no? Pero mga kapamilya, pag-usapan muna natin yung sa Maritime Institute kung saan ka nagtuturo, no? Ano ba ang mga challenges sa maritime industry sa iyong karanasan bilang isang professor? Bilang isang professor po, sa panahon po ngayon, 21st century, ang challenge po kasi yung pagtawag ng mga mas maraming kababaihan sa industriya ng marino. Mahirap po kasi sa panahon ngayon, gawa ng gender gap, may mga ganyan po. Pero this year po, sa Maritime Week po, yun po ang theme ngayon, empower the women to enter the maritime industry po. Yun po. Mahirap po kasi ang daming mga distraction po eh. Pero so far naman po, according to IMO po, International Maritime Organization po, tsaka sa Marina, nag-increasing naman po, increasing po yung pagpasok ng mga kababaihan po sa maritime industry po. So, dyan ba sa paaralan ninyo, karamihan ng mga pumapasok ay, well, of course, yung sumasakay ng barko, pero ano in particular yung mga trabaho nila? Ang mga trabaho po nila, pag natapos po nila yung kanilang academics, seafarer po, magiging kapitan po pagdating ng panahon, tapos mga chief engineer po. Yun po. Tapos, nag-o-offer din po yung school po namin ng customs administration, mga business ad po, na inline din po kahit papano doon po sa maritime po. At sinasabi mong dati, karamihan ay mga lalaki ang pumapasok dyan, di ba? Pero ngayon ay dumarami na ang mga babae. Yes po, increasing po, all over the Philippines po. At doon mismo sa paaralan, ano yung mga challenges na kakaramdam ba ang mga babae ng discrimination sa kanilang mga kaklasing mga lalaki sa iyong palagay? Last September 23 po, inorganize po ng Asian Institute of Maritime Studies po yung first ever Gender, Women, and Sexuality Symposium. Forum po ito para sa lahat ng maritime students po para maging aware doon sa mga iba't ibang facets ng sexual harassment para po sa mga kabataan. Yun din po, tulad na nabanggit niyo po kanina sa depression po, mental health, yun po yung next na project po namin under po that program. So yun po, may mga nakakaramdam din po kahit papano ng mga sexual harassment po sa ibang mga students po. Si Father Jerome yata may tatanong. Dahil pag naisip ko, barko, tapos naglalaya, ang tagal niyan bago makarating sa port. Medyo, yun ang dahilan siguro, may danger ba? Kaya 2% lang ng maritime industry ay babae. Ganong isipin mo na layag-layag, tapos malulungkot din yung mga lalaki. Lumulungkot din yung babae. Anong senaryo nakikita ko na may mga babaeng naandoon kasama ng mga kalalakihan sa isang napakalaking gusaling barko? According po sa ibang mga nakausap ko po na mga nagtatrabaho na po on board na mga babae po, nung unang sakay po nila, nakaranas po sila ng mga sexual harassment po eh. Pero nung naging officer na po sila, nagkaroon na po sila ng rank, ng ranggo, yung respect po, nakuha na po nila. Yun po ang isang nakakalungkot po. Na meron din po tayo kahit papano na member po ng LGBT na on board po. Hinintay pa po nila ng mga kasama nila bago magkaroon ng rank para ma-respect. Pero yung mga first pagsakay po nila, yung unang sampa po, nakaranas po sila ng mga discrimination and harassment po. Anong particular work ng mga babae ang nakaabang sa pag sila ay pumasok sa maritime industry? Same din po, Father. Kadet din po.
engineer po sa baba po sila sa engine po. Same po nang ginagawa ng mga kalalakihan po. Pero yun nga po, Father, yung sinasabi ng ilang mga mas matataas na sa kanila, hindi kayo bagay dito kasi ito ay trabahong pang panlalaki. So mas binibigyan, mas mababa po yung binibigay na trabaho sa kanila. Pero yun nga po, may mga kapitan po tayo ngayon ng mga babae. Ah, talaga? Yes po, marami na po tayong kapitan na babae na nag-organize sila ng isang samahan, yung WIMAFIL po. Women in Maritime Industry po, Philippines, na magsama-sama sila at maging aware yung lahat ng lalaki man o babae na walang gender pagdating sa trabahong ito. Nabanggit ni Father Jerome kanina na yung mahabang paghihiwalay ng mag-asawa ay nagkakaroon ng kalungkutan at syempre hindi kuminsan maalis yung pagiging unfaithful, gano'n. Ano ba ang ginagawa ng halimbawa yung maritime offices or mayroon bang mga chaplain tumutulong sa kanila para maiwasan itong itong napakahirap na problema? As of daw po, meron pong mga program po na in-organize yung marina po pagdating po sa mga ganyan pong programs. Tapos, depende rin po kasi, Father, doon sa company na kinabibilangan nila eh. May mga private companies po kasi na may mga sarili silang program, family program, mga ganyan po, doon sa kanilang particular na offices na company po. Pero pagdating po doon sa chaplain po, wala po eh. Pero sa Asian Institute of Maritime Studies po, kakaiba po itong AIMS kasi may sarili po silang simbahan sa loob mismo ng institute. Ah, talaga? Yes po. Meron po. So, regular din po yung masses. May mga time po na in-invite po yung mga bata para mag-choir, mag-serve po sa chapel po. So, may mga formation programs kayo. Yes po, may formation program po. May Gawad Kalinga po sa AIMS. Ay, galing naman. Yes po. Tapos, last time po, nung Friday, nag-concert po para ma-exemplify yung mga talents po ng mga students po. Ay, yung binabanggit ni Father Jerome kanina, yung tungkol dun sa mga nag-undergo ng depression, yes, di ba? Kasi ang dami ngayon talaga eh. Sa pag-iikot ko rin sa mga paaralan, may kanya-kanya mga cases, tapos may kanya-kanya mga cases din of suicide, unfortunately. Ano ang mga pagtugon ninyo doon sa paaralan para sa mga estudyante nyo dyan? Ang under po ng CHED Memorandum Order 01-2015, magkaroon po ng Gender and Development Program at part po nun yung mental health po. So kami po, ang ginawa po namin sa AIMS, sinama po namin sa curriculum po namin yun. Sa NGEC 10 po yung Social Sciences and Philosophy na subject po. Meron po kaming isang topic po doon for gender studies and for mental health po. Yun po yung ginawa namin, masama siya sa curriculum. Tapos katulad po ngayon, yung topic po namin, sociology po, tinatouch ko rin po yun. Kasi ngayon po, yung mga estudyante ko, may 1 month po sila na stay doon sa institute po. Tapos, ang mahirap po sa kanila, dahil 1 month nga po, hindi makakauwi. Although, per week po, makakauwi sila every Saturday. Pero yung depression nga po, yun po yung sinasabi ko sa kanila na support system. Yun ang kailangan po. Yun ang kailangan nila. Last time po, nag-talk din po ako sa chapel po namin sa IMUS po. Yun po yung topic, depression. Na nakakalungkot po. Ako po, yung pamangkin ko, alam na yung word na stress. Alam na nila yung mga gano'n na ang hirap pong ilaban po ngayon yung depression eh. At yun po yung ginagawa ko pong research ngayon sa dissertation ko po. Yung mental health po sa mga seafarers po. Lalo na ngayon, magpapasko, di ba? Yung iba ay maari hindi makauwi for Christmas. So, meron ba kayong ganyan na preparations para sa kanila, psycho-spiritually, kung paano nila ito haharapin? Yung mga graduating students po, meron po kaming mga recollection program po para po sa kanila. Tsaka part po ng recollection na yon ay meron din pong mental health awareness po.
na ginagawa po para sa mga graduating po, para mas fresh po. Mm-hmm. Kasi sila na po yung sasakay ng barko for a year po eh. Mm-hmm. Kadetship program po nila. So, yun po ang ginagawa namin ngayon. Tungkol sa... Oh, sige. Doon sa mga naging parishioners ko sa Cavite, marami doon ang gumandang buhay, mga may sumakay ng barko. Apo. Parang typical na pag may naging bato ang bahay, nakapag-aral ang mga anak, parang may structurally mas magandang sistema ang mga nasa maritime para tulungan ng pamilya. Tama ba itong perception ko? Yes po, tama po. Bakit? Anong sistema ang meron sa mga sumasakay sa barko at natutulungan nila ang kanilang pamilya para umangat ng malayo? Yes po, historically po, di ba? Pag sinabi pong seaman, economically, stable daw po. Pero sa ngayon po kasi, sa panahon ngayon, hindi lang yun yung kailangan na harapin ng mga seafarer eh. Bukod po sa family nila, kailangan din pong aralin yung sarili nila. So yun po ang isang ginagawa po ng 1 month program po under ng MMCP ng mga estudyante po. So hindi sa pera lang nakatingin? Yes, hindi lang po sa pera po. Pagkatao na sumakay yes po. Holistically po. Iba po yung curriculum ngayon po ng, ano, ng maritime po. Although sa pera, parang maganda ang hatian. Ano? Parang magandang may asawang seafarer. No? Ilang porsyento yung naiiwan sa... babaeng naiiwan. Ganito, kung lalaki aakyat, naiiwan yung malaking apo part sa babae. Pag yung babae may asawa umakyat, may iwan din ba ang pera sa lalaking naiwan? Yun bang gender equality? Apo. Depende po sa company father eh. Ako, kasi meron, may may allotment po kasi na tinatawag po yung term sa maritime po. Ilang porsyento naiiwan sa babaeng ang lalaking asawa ay umakyat? Depende po, father. Merong mas mataas po eh. 60%? 80%? Yes po. May 60 po, may 80 po. Depende. Hindi na bababa doon, di ba? Apo, hindi na po. So kung babae ang umakyat, ilang porsyento may iwan sa lalaking na iwan sa tahanan? Ang alam ko po, same din po eh. Nako, marami nang gusto magkasama. Oo eh. Apo. Honey, umakyat ka rin sa same din po yun, father. Kasi may mga company din po na... Depende po sa atin sa allotment po eh, kung kanina ibibigay, yung kalahati po, or ilang percentage po ng kanilang sahod. Since nasa depression tayo, pero itong kwentong ito ay hindi sa maritime, ano. Pero alam niyo yung isang batang babae na tinutulungan ko yung pamilya, ikwento niya na isang hapon nung umuwi sila, magkaklase sila at best friend, at alam niyo naghiwalay sila, umuwi sa bahay ng babae yung classmate niya, umuwi din siya. At alam niyo ang nangyari, hapon yon nag-away sila, itong babae na classmate ng kakilala ko. At ang pinag-awayan nila ay yung cellphone, gustong hiramin ng kapatid na babae, yung cellphone. Pero alam niyo, ayaw ibigay yung kanyang kapatid na lalaki. At nagsuntukan sila. At alam niyo ang nangyari. Hindi nakuha ng kapatid na babae yung cellphone. Pumunta siya sa taas. At alam niyo, nagbigti ang babae yun. 14 years old. 14 years old. At nung siya ay patay na, nasa kabaong, ay nilagay yung cellphone doon sa loob ng kabaong. Pero everything was late already, too late already. So, sa ganitong pangyayari, ano ba ang masasabi mo dito? It's case of anger, depression, ganun. Nasanay, hindi mangyari. Ano ang ipapayo mo dito, Brother Rodel? Sa akin po, kasi part po ng topic po namin ay stress management po. So yun po, at saka yung anger management po. So yung tinuturo namin sa mga maritime students po, kasi sila yung mas depressed po sila kasi nasa malayo sila eh, sa family po nila eh. Yun po, tinuturo namin na kapag nakakaranas kayo ng ganyan, kapag naiisip nyo yung ganyan, lagi nyo tatandaan kung bakit ba kayo naandyan? Para kanino ba kayo naandyan? Para saan ba? So yun lang palagi lang uulitin, yung palagi lang iisipin. Kasi po father, pag may nangyari po sa barko, automatic po yun eh, maaalis sila doon sa barko, hindi na sila, maaring hindi na sila makasakay ulit. Yung mga ganyang konting, yes po, yung konting away lang po, gulo po sa barko. So mas danger po sa kanila yun. Kaya yun po, ang advice ko po sa kanila,
pag nakakaranas po sila ng ganoong pakiramdam, may mga kasama naman po sila, release lang po. Tapos doon po sa sasabihan, you do not need to advise or to speak. Just listen. Nakinig lang. Yes po. Oo. Listen lang po. Pero may kultura pa lang barko talaga, no? Sabi mo, konting away. Gusto, yes po. Maaaring hindi ka na uli makasampay. Yes po. Wala ka ng trabaho. Oo po. So medyo maganda rin, no? May discipline ang kailangan. Yes po. Sobra po. Sobrang discipline po. Lalo ngayon sa curriculum po na ginagawa ngayon. Kakatapos lang po ng bagong curriculum for 2020 to 2021 po na gagawin ngayon. Mas holistic po yung approach ng maritime education. Mas matitin mo mga namamangko. Hopefully po, Father. Pero totoo yung stress management, no? Kasi apart from the fact na sila mismo baka may kalungkutan na pinagdaraanan, pero yung pakikisama nila doon sa loob mismo kasi magkakasama sila ng napakatagal, di ba? International pa ang composition na. Oo. So, kung sakaling magkainitan sila ng ulo, ang hirap din noon. Mahirap po. Kaya nga. Pero what about naman yung kanilang spiritual nourishment? Kasi syempre, yung mga, for example, mga Catholics doon, hindi naman sila makaka-receive ng sacraments on a regular basis until sila ay nasa port area, di ba? Kung saan maaring may access sila sa simbahan. Ano naman ang ina-advise ninyo para tuloy-tuloy rin yung kanilang spiritual growth? Ako po, no, personally po, kuya ko po ay seaman. Ah, okay. Ang ginagawa ko po kay kuya kapag nagkakausap po kami, pinapadalhan ko po siya ng mga prayer po. Yung prayer book niyo po, pinadala ko po kay kuya. Thank you. Tapos po, rosary. Kaya bumibili ng book sa hanggang barko pala. Napapromote po. Sumasampa yung account na yun. Hindi, yun po. Tapos po, yun, prayer lang po talaga. Kasi nakakapag-duck po nila, doon lang po sila nakakapunta eh, ng simbahan. Oo nga. Nung nasa Roma ko, ang daming mga seaman lagi tumadaan sa St. Peter's Square, no? Makikilala mo ang mga marinero ba ang tawag dyan? Marino po. Marino at mga Pilipino. Siyempre may mga paraan silang patanamit. Naku, tatanungin na namin. Very engaging sila. And they always want to go to church. Yan, apo. Nakakatuwa niya. Kasi yun nga, yun po magandang isa ring program po sa barko, magkaroon po ng chaplain din po para kahit papaano yung spiritual na aspect po ng buhay ng mga marino may guidance po sila. Baka yung pare mo i-guide na rin. Yung po ba si Father din po. O nga pala, narinig mo na ba itong mga Scalabrinian mga pare? Fathers and sisters. At ang kanilang attention ay focus sa kanilang apostolado ay yung pagtulong ng mga marino at sa maritime workers. Talagang saludo kami sa ginagawa nitong mga Scalabrinians. Siguro mabuti rin kung i-refer ninyo sa kanila. Sister Ilsa, sabi mo meron siyang outreach kanina na banggit mo. Yes, si Ron ay may outreach. Ano itong outreach mo, Ron? Color My World PH po. For colorblind people po. Ang ginagawa po namin, nagpa-fundraising po kami para po makabili ng enchroma glass para po sa mga colorblind person po, sa mga color deficient. Kasi po, wala po tayong gamot doon eh. Wala pong gamot sa colorblind po. Okay. Kaya ang isang ginagawa po ngayon, may salamin po na nabibili sa Amerika. So, wala mahal? Mahal po eh. Nasa, anong yun po, salamin na yun? Yung deficiency nung tao na may colorblind, nakakita na po siya ng color. Na-recognize niya na, yes po. Na-recognize niya pa. Sobrang advanced na po yung technology yun po. Kakaiba rin ano. So, paano naman nakakatulong doon sa foundation mo, Ron? Meron po kaming page po doon. Regular po kami, nagpapakain din po. Hindi lang po doon sa mga colorblind, nagpapakain din po kami sa mga street children po. Doon po sa Imus po sa amin, nung isang best, nagpakain din po kami. Yun, pwede pong mag-message po sa page Facebook po namin, sa Facebook page po. Color My World PH po. Color My World. Pero hindi ka colorblind, ano? Hindi po. Pwede makita yung mata ni Sister
Ayan. Oo. And speaking of, kasi pinag-uusapan natin ang ating mga outreach, lalo-lalo na magpapasko na, di ba? So, maraming mga tao nag-iisip na para wag naman maging maramot, no? Let's give, especially dun sa mga underprivileged. Kaya nabanggit mo yung foundation mo, napakaganda niyan. Mamaya pwede mo namang ulitin din, no? Pero, meron tayong isang napakagandang baba. Okay, maraming salamat po. And of course, hihingan po natin ang panghuling mensahe. Si, una si Rona Del Bedia. At kung meron ka rin mga babatiin, Ron. Sige po, una po, pagbati po muna. Sa family ko po na nanonood po ngayon. Sa lolo ko po na alas 8 po siya natutulog pero gising pa rin po ngayon. Sa mga estudyante ko po, walang pasok bukas. Kasi Pasay Day po. Pasay Day. Masaya. Yun po, sa mga co-teachers ko rin po. At kay Ma'am Ruby Baliwag, nakapasa po ng LET. Congratulations. Yes po, LET passer po. Opo, yun po. Message ko po sa mga students ko po, sa panahon ngayon, kailangan natin na magkaisa. Tulad ng tema ng SEA Games, no, we win as one. Kailangan nating suportahan ang bawat isa. Hindi lang sa pag-aaral tayo mag-focus. Yun ang ating priority. Pero syempre kailangan din holistic tayo. Yun, discipline, attitude and academics. Mm-hmm. Yun po ang ating pong i-prioritize. Balance, ano? Yes, balance. Tapos po. Ano ulit yung sa foundation mo? Yun po, sa foundation ko po, pwede po kayong magpunta po sa Facebook, Instagram, Twitter, Color My World PH. Tsaka po kung gusto po nilang mag-test ng colorblind po, ng kung meron silang ganun. Punta lang po kayo sa enchroma.com/pages/test. Doon na mismo may test yes, na? Yes po. Okay. Meron din po sila doong initial na diagnosis po. Pakiulit mo yung doon sa test. enchroma.com/pages/test. Okay. Maraming salamat sa'yo. Thank you po. Professor Ron Bedia. Thank you po. Alright, and champ.